ito, gusto ko sana gumawa ngayon ng paano gawin yung pizza. I-share ko po sana sa inyo. Kaso lang, nadidistract ako masyado nito nga nagsi-circulate sa Facebook with regarding doon sa isang police na walang awa, walang pakundangan na kung akala mo kumikit nila ng buhay ng langgam na sa harapan pa mismo ng kanyang anak, which is hindi po talaga siya karapat-dapat. Sa ginagawa po kasi ng police na yon, walang justice nang makala mo sila na yung batas na kahit na kanino at kahit kailan gusto nilang kumitil, gagawin nila na wala man lang masyadong mabigat na dahilan. Iyon lang yung nagiging dahilan, yung dahil lang doon sa mga ano ba yun, yung parang paputok-paputok sa Pasko. Meron man na medyo alita na sa preview, sana wag naman umabot sa punto na kikitilin mo na yung buhay. At saka hindi pa niya iniisip sa harapan mismo ng anak niya. Eh bata pa yun eh. Pagkalaki nun, iisipin nun na tama yung ginagawa ng tatay niya. Maski na hindi naman talaga siya karapat-dapat. At kahit po ikaw ay police, wala ka pong karapatan na kumuha ng buhay. Maliban na lang sa kailangan mo nang gawin. Pero sa ganung mga sitwasyon, eh ikaw yung police eh. Ikaw yung matino. Pero ikaw yung ikaw yung nagpasimuno ng kasamaan. Nakakahiya ka. Marami pa naman na nakakahiya ka sa marami pa namang mabubuting pulis dyan, pero dinadrag mo sila pababa dahil sa ginagawa mo. Tuloy yung isipin ng tao na pulis ganun, inaano na nila yung, kasi kayo mismo gumagawa ng nilalagay nyo sa kamay nyo ang batas, which is hindi naman talaga dapat. At saka nadadama yung ibang matitimong pulis dyan dahil sa mga kalukuhan nyo. At habang pinapanood ko yung video na yun, doon ako naiirita sa part na yung anak mismo ang yabang pa na magsabi na my father is a policeman. At nung sinagot ng matanda, ano bang dapat ikaano nun? Sinagot lang naman ng matanda ng I don't care sa may baril. Ano yun? Para kang pumatay lang ng aso. Grabe ka naman. Huwag mo naman gamitin yung pagiging polis mo para kitilin ng buhay na hindi naman na karapat-dapat. Ano pang tawag doon? Ginagamit mo yung pagiging pulis mo para kumitil ng buhay na hindi naman siya dapat. Parang abuso na yun eh. Hindi lang parang abuso na talaga. Nakakahiya ka sa mga hindi ka nababagay na magiging pulis. Sa totoo lang po, para kang bata. Yun lang. Yun lang. Dahil lang doon sa sagot ng matanda, may karapatan ka na, pati yung matanda eh ura-urada, at saka hindi ka talaga nag-aalanganin ha, nakatingin yung anak mo sa harapan mo pa mismo, bata yun. Ano mo, ang dami mong kaso po, sa totoo lang. At buti nga sa'yo, sana mabulok ka sa kulungan at kawawa yung anak mo, kasi nakikita niya na ganun ka eh, gagayahin din niya yun kapag hindi yun na nag-guide sa maayos. Sa harapan niya mismo nakikita niya yung ginagawa niyo po, sir. So ewan ko, hindi ka good luck na lang, hindi ka hindi ka, sana huwag kang kuhanan ng right, kasi yun, abusing yung ginagawa niyo, tsaka may bata pa eh, which is masama talaga yun. Sana pagdusahan niyo, Merry Christmas sa kulungan. sana huwag maabsuelto, huwag kayong paabsuelto, mga pamilya, kawawa naman yun, mga kapamilya nung napangyarihan. Sana huwag kayong magpaabsuelto, paramdam niyo doon sa pulis na yun kung anong kaano kasakit yung ginagawa niya. Tsaka sana eh, hindi lang talaga masama na mag-curse ng tao. Ang sarap sana eh, yung kung paano yung ginagawa niya, ganun din ang gawin sa family, which is masama. Pero yung sakit eh, ramdam mo yung sakit mismo eh. Sa isang araw, ganun na lang. Akala mo kung sino siya, parang, ay, Diyos ko, grabe. Yung tipong, yung feeling mo na sana maramdaman mo yung nararamdaman namin na ito, masama talaga to, na parang wini-wish mo na ganun din ang mangyayari sa kanya para maramdaman niya. Pero sana lang pagbayaran niya lahat yan sa kulungan. Isa din tong wake up call sa mga pulis dyan. Sana huwag niyo naman tularan. Hindi porque pulis kayo, sinilalagyan niyo sa kamay niyo ang batas. O siguro may mga circumstances na kailangan niyong gawin yon. Pero huwag naman sa ganun sitwasyon, pagka ganun na dapat kayo ang kayo pa ang dapat cool down sa ganun mga sitwasyon. Kasi obligasyon nyo yan eh. Binabayaran kayo ng taong bayan para gawin na yung tungkulin. Hindi yung kayo mismo ang gagawa ng trouble sa sariling lugar at kayo magpapasimuno. Kasi police kayo eh, dapat kayo ang tagabantay na magkaroon na mamintay yung peaceful surroundings. Hindi yung kayo magpasimuno ng kaguluhan. At nakakalungkot naman. Sana sa lahat ng mga police dyan, sana huwag nyo naman tularan. At good luck sa inyo, sir. Good luck sa inyo, sir. Mabasko ka sa kulungan na sana huwag mairiglo to.